Sa huling araw namin, naisip ko na mas gusto kong kilalanin yung Philippine Cobra. Yung vision niya, hanggang dito lang. Itong radius na ito. Hindi niya nakikita yan. Kaya kung ibaba yung ulo niya. Woo! Grabe, ha? Pero yung distance ng pag-atake niya, kalahati lang ng body niya ang kaya niyang i-strike ng ganun. Kita niyo yung hood na ito? Yun yung pang-threaten niya dun sa mga umaatake sa kanya kasi it makes him look bigger. Yung kanyang dila, naka-steady yan, ano? Inaamoy niya ang kanyang paligid kung saan siya tatakbo, kung anong klaseng predator tayo, no? Ngayon lang ako nakalapit ng ganito sa wild na cobra. Pero do not do this at home kasi mga professionals lang ang nakakagawa nito. Oh my God! Ayaw ko makagat noon. Pagka napakinabangan na natin yung kanilang kamandag, pakakawala natin ulit sila. Huling araw na namin pero nakalimang Philippine cobras pa kami. Sa total na 24 Philippine cobras na nahuli namin, naka 18 ml kami ng cobra venom. Mula dun sa apat na munisipalidad na sinuyod namin dun sa Kamsur. Ito ang iuwi namin sa RITM. Pero bago kami umuwi, gumawa kami ng eksperimento para malaman kung gaano kabilis o katagal makarating sa ospital ang isang biktima ng cobra bite. Dito sa lugar na ito, dito maraming insidente ng cobra bites. So ang tanging mode of transportation lang ay itong skate. So titingnan natin kung gaano kabilis makarating ang isang pasyente na nakagat ng Philippine cobra papunta sa pinakamalapit na ospital na merong antivenin. Tara! There's no room for mistakes, you know, dahil 30 minutes, pwede ka nang mamatay. And ito lang ang kalimitang speed ng mga skates na ito or yung trolley. At every minute is crucial, ano? May kasalubong tayo, tignan natin kung sinong tatabi. Told you ito, no? Woo! Tulad nito, no? Mas mabigat yung mga palay, so kami yung kailan umalis sa riles. Ito yung mga delay na di inaasahan na pwedeng magpanganib doon sa pasyente. 11 minutes and 37 seconds. Pero malapit na tayo, nakikita ko na yung lugar doon, yung intersection kung saan tayo sumakay, ano? Nakarating na tayo dito sa junction. Kuya, pa-start na ng sasakyan. Ayun na. We have 15 minutes to get to the hospital. 19 minutes na tayo, no? Nakaka-tense talaga to kahit wala tayong pasyente. Minutes and 42 seconds. Sa ganitong pagkakataon, ang nararamdaman ng mga ng kamag-anak at pasyente ay parang tension, ano? 33 minutes na tayo at ito na, ano? Parang yung by this time yung very critical na yung pasyente. Naga City na tayo. The time 36 minutes. So, ito 42 minutes, ano? Tignan natin kung meron silang antivenin na available dito sa BMC. Meron ba kayong antivenin na available sa farm? Sa pharmacy, bibiliin pa yun. Yun ang pinaka-importante dito. Meron silang stock ng Cobra antivenom, which is galing nga sa RITM.